sa TWIP. Hello, magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang inyong lingkod, David Orofo lamang. Oo, ako nga po ah. Napaaga po ang ating ngayon ay broadcast. Ngayong pasado alas 3 ng hapon, eksakto po alas 3:04 na po ha. Baka kayo po ay namamalikmata lamang at akala nyo po alas 4 na. Alas 3:04 pa lamang po ng hapon, eksakto po. Ito po ang panahon na tayo po ay may yo pwedeng magkape-kape, magmerienda. At habang nagmemerienda, pakinggan nyo po ang inyong lingkod alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Starting ho tomorrow. Pero napaaga ho ako ngayon, kaya pakinggan nyo po ako at panoorin nyo ngayon sa ating programa. Dito pa rin po sa DWIZ. At the same time, tayo po ay simulcast na napapanood sa IZTV. At syempre po sa makabagong radyo sa inyong mga telepono, sa inyong mga cellphone, ang DWIC, i-type lamang po sa inyo pong search box ng Facebook ang at DWIC, at napapanood rin po tayo sa YouTube. At ang ilan nga po sa mga breaking news sa araw na ito ng Wednesday, ngayong ika-7 sa buwan po ng Setyembre, ay ang may kaugnayan po dito sa ang task force o ang IATF. Ang government's pandemic task force ay nirekomenda sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang pagsusuot po ng face mask ay gawing voluntary po na lamang. Oo, face mask outdoor ha, ay maging voluntary po na lamang. So, sinisigap din po natin na makahingi po ng mga detalye ng balitang ito mula po sa ating mga kinaukulan, mula po sa Department of Health, at mula rin po naman sa Interagency Task Force dito nga po sa latest na balitang ito. At isa pa po sa mga balitang ating sinusubaybayan ay meron pong papasok na bagong bagyo, at ito pong inaasahang papasok ay ayon po sa PAGASA, tropical storm, at inaasahan po ito Wednesday afternoon o di ngayong hapon or mamayang gabi. At alamin natin mamaya ang latest kaugnay ng bagyong papasok niya no, sama ng panahon sa ating Philippine Area of Responsibility. And para po tulungan po tayo at bigyan po tayo ng mga latest na balita, mga issue at mga usapin mula po sa kamera, minarapat po natin ngayon na makapiling ang isa po sa batikang reporter po natin na nag-cover po dyan sa Batasang Pambansa sa House of Representative, walang iba kundi po si Patrol 11, Tina Nolasco. Magandang hapon, Tina! Yes, Dave. Magandang hapon at magandang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mga ayahatid ko sa inyo ngayong araw, no, ang mga latest update kaugnay nga sa nagaganap na budget hearing kaugnay nga sa 2023 national budget at sa iba pang mga panukalang batas na isinusulong ngayon sa Kamara. Sige nga, Tina, bigyan mo nga kami ng update sapagkat mahalaga ang usapin, may kaugnayan sa ilala ang budget sa iba't ibang ahensya, iba't ibang departamento ng ating pamahalaan for the following year para magawa ho nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. Go ahead, Tina. Ano bang mga latest kaugnay ng mga hearing po yan sa ating appropriation, sa ating budget, sa iba't ibang ahensya at departamento ng ating pamahalaan? Yes, Dave. Ito nga, no, sa September 21 daw, no, inaasahan na isasalang na sa plenaryo ng Kamara itong 2023 national budget. Mm-hmm. Dahil 14 na mula sa 34 na ahensya ng gobyerno ang naisalang na sa komite na, kumbaga eh, nahimay-himay na itong mga panukalang budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Kabilang nga dyan, itong Development Budget Coordination Committee, Department of Agriculture, Department of Energy, Tourism, Environment and Natural Resources, Department of Interior Local Government, Office of the President, at Department of Social Welfare and Development o DSWD. At kanina nga, Dave, no,
Sinalang na rin itong budget, na panukalang budget ng Department of Justice at ngayon, no, ang Department of Science and Technology. So inaasahan, ayon nga ito kay Committee on Appropriations Vice Chairperson Stella Luz Kimbo, sa September 16, matatapos na itong pagsalang nitong mga budget sa kada ahensya, mga panukalang budget sa September 16, at may isasalang na nga sa September 21. At ang target nga nitong nitong Kamara ay sa October 1 ay maipasa na ito sa Kamara upang tuluyan na nga maisa batas. Yeah. Itong 5.268 trillion pesos na budget sa susunod na taon. Yeah. Tina, babalikan kita sapagkat alam mo, nais natin ding busisiin ang mga budget na yan at kung ano ba yung mga critical na mga ahensya ng ating pamahalaan na importante na makatanggap ng magandang presyo, ika nga, magandang pondo. Correct. Oo. Pero in the meantime, meron kasi tayong inaasahan, Tina, na bagyo o sama ng panahon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At nasa linyin natin ngayon ang pag-asa, Tina, no? Tawagin lang natin ang update ng ating weather forecaster live the live mula sa pag-asa, si Dan Villamil. Dan, go ahead. Anong latest sa sama ng panahon na ating minamonitor? Magandang hapon na Sir David at Ma'am Tina at sa mga takapakinig natin dito sa TWIZ. Ito natin update sa mahihintayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa lukuyan may minamonitor o binabantayan pa tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Air Responsibility. At kanina alas 10 ng umaga, ito'y huling namataan sa layo 1,445 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Ito'y may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 65 kilometers per hour at pagbuso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kasalukuyang gumagalaw patimog kanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Inasahan natin na ito ay papasok ng ating air responsibility ngayong hapon hanggang mamayang gabi at bibigyan po ito natin ng local name na Inday once pumasok na ito ng ating air responsibility. Inasahan pa rin po natin na posibleng magbago yung track nitong bagyo pa Hilagang Kanluran sa mga susunod na oras or at least mamayang gabi hanggang bukas madaling araw. At wala naman po tayong inaasahang direktang epekto itong bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa. Dito naman sa ating bansa, ang sa kasalukuyan, itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto dito sa Palawan at Mindanao. Kaya for the next 24 hours, sasahan natin dito sa Palawan, Western Visayas, Zamboanga, Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na magpapatuloy itong mga maulap na kalangitan na may makalat-kalat at pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dala nitong ITCZ. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay mainit at maalinsangang panahon ang ating mararanasan maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Dito sa Greater Metro Manila area at sa mga karatig na probinsya sa kasalukuyan, may nakataas po tayong thunderstorm advisory ngayong hapon at inaasahan natin itong moderate to heavy na mga pag-ulan na may pagkidlat, pagkulok at malalakas na hangin dito sa ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Zambales at Bataan sa susunod na dalawa hanggang sa tatlong oras. At yan lamang pong latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil nag-ulat. Maraming salamat, Dan Villamil, mula po dyan sa Pag-asa. At patuloy po tayong maghihintay ng mga update mula po sa Pag-asa. Oras po natin, 12 minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon. At balikan po natin ang ating kasama at napakasipag po na tagapag-ulat, tagakuha ng balita po dyan sa Kamara. At siya po ay ang ating Patrol 11, Tina Nolasco. Tina, may natanggap tayong balita ngayon dito na ang Commission on Appointments ay inaprubahan na pala ang interim appointment ni Attorney George Garcia ng Commission on Election bilang chairman. Tama ba ito, Tina? Naaprobahan na yan. Yan. Okay. Okay. So, update tayo dyan sa mga binabanggit nating mga budget. Well, syempre, isa sa mga mahalagang budget na inilalaan ng ating pamahalaan o pinaglalaanan ng ating pamahalaan ay ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Education. Ano ba, Tina? Department
Ayan, at syempre ang Department of Agriculture, yan ang namumuna sa mga pinakamalalaking pondo na paglalaanan sa susunod na taon. Ito nga, kahapon, no, nabanggit nyo ang DSWD, kahapon ay isinalang na rin ang budget nito. Dinaluhan nga ito ni Secretary Erwin Tulfo kung saan pinakamalaking pinaglaanan ng pondo para ng DSWD sa ilalim nito, yung mga ahensya, ay ang 4Ps, yung program nito na 4Ps. Yeah. Kaya, ayun nga, sinabi nga nito ni Secretary Tulfo na itong 1.3 million na napaulat nga na alisin sa listahan ng DSWD ay biniberipika pa dahil nga nakausap nitong ni Secretary Tulfo itong samahan ng mga beneficiaryo na umaapela na doon mula sa 1.3 million na listahan ng mga alisin sa beneficiaryo ng 4Ps ay 30-40% lamang umano ang dapat maalis dahil yung iba ay kumbaga dapat pa rin makatanggap ng benepisyo mula nga dito sa naturang programa. Kaya sa ngayon ay nasa 180,000 pa lamang ang talagang naalis na sa listahan ng DSWD. 1.3 million na naunang napaulat ay hindi pa talaga tuluyang inaalis dahil nga bineberepeka pa at hinihintay pa nitong kagawaran ang mga listahan mula dito sa mga na mga beneficiaryo upang ikumpara itong mga listahan sa DSWD at mula dito sa mga samahan. Yan. At maliban dito, nabanggit mo nga yung Department of Agriculture. Kumusta ba? Ano bang mga partikular na mga dapat na mapaglaanan ng pondo dyan? Kaya isa sa mga priority na mabigyan ng pondo ang ating Department of Agriculture para sa mga magsasaka natin na makapag-produce ng pagkain sa ating mga sambayan ng Pilipino, Tina. Correct, tama ka dyan, Dave. Sa totoo, actually, no, naka-umihirit itong Department of Agriculture nga nito ang dagdaga pondo. At karamihan sa mga sumailalim na sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa budget ay humihirit nga ng dagdag pondo para sa kanilang mga programa. At isa sa prioridad nitong pinagdaanan ng malaking pondo ng Department of Agriculture, itong National Irrigation Administration, no? Kaya parang nga ito nga sa dahil nga prioridad ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang rice ang agrikultura, particular ang pagbaba ng presyo ng bigas, itong irrigation nga isang malaking factor para nga sa maayos na produksyon ng palay. Kaya isa sa nangunguna nga itong National Irrigation o ang NIA. At tamang-tama naman, ang caretaker ng ating ng National Irrigation Administration ay isang napakahusay din, napakasipag na maasahan din na administrador, si Administrador Benny Antiporda, na agad-agad isinaayos yung irigasyon ng mga lugar kung saan naapektuhan ng nakarang lindol, Tina. At ito naman po, kanina sa naganap naman, kaugnay sa kanina lamang ito, no, mabilis lamang tinalakay ng Komite ng Kamara itong budget ng Department of Justice. Ito kalatapos lamang to kanina, no. Hindi masyadong kumbaga hindi masyadong inelaborate pa o hindi pa masyadong napatalakay ito at walang naging pagbabago sa panukalang budget nitong Department of Justice kanina sa naganap na talakayan dito nga sa Kamara. And how about ang budget naman para sa DILG? Napakahalaga rin ito, Ms. Tina. Ayan ay nauna na rin na nalakay nitong mga nakaraang Department of Interior and Local Government. Kabilang yan sa naunang 14 mula sa 34 na ahensya nga natalakay na nga dito. Ayun, ngayon naman ipag-usapan natin, Tina, sapagkat kumusta ba? Ano-ano bang mga latest na mga panukalang batas dyan na nakikitaan natin na kumbaga malapit na malapit sa puso ng ating mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, sa mga magulang? Balitaan mo nga kami, Tina, ano bang mga ginagawa ng ating mga mambabatas dyan sa Kamara? Ito partner na Dave, no, ito pinakabagong tong inihain, kumbaga mainit-init pa itong panukalang ito ni Representative Camille Villar, no. Itong pagkakaroon ng entrepreneurship subject sa junior at senior high school. Uy, mukhang maganda yan, ah.
Nako partner, ito eh bagay na bagay sa'yo dahil alam ko eh balita ko eh kung eh mahusay na businessman. Hindi naman. Magaling magtinda. Oo, talaga naman kung may, ito sa ating mga listener no at viewers, kung may tutularan na businessman, nako itong si partner Dave, eh, talaga nga naman. Ayan naman partner, ano bang, paano ba ipupush sa mga, sino ba kamay ang tuturuan yan? Nung paano ka alam batas na yan pagka naging batas na yan, partner Tina? Eto, sakaling ang tuluyang may isa sa batas, madadagdag sa subject nitong mga junior high school. Ito yung kumbaga sa panahon ko. Sa panahon ko, partner. Ito yung mga high school, first year high school, second year high school. Ito yung mga junior high school na tinatawag ngayon dahil nga sa K-12 tinawag na silang junior high school. Okay. Ito namang mga senior high school, ito yung mga grade 11 at 12 na under ng K-12 program. Kaya ito yung tinawag na ngayong mga kumbaga level ng grade. So, magkakaroon na lang subject na to, kumbaga magkakaroon ng business subject itong mga junior high school. Ibig sabihin, sabi nga, partner Tina, sorry, naputol kita. Ibig sabihin, partner Tina, parang kung binabanggit mo first year hanggang fourth year, mga edad 13 hanggang 16 anyos, tama ba ako? Tinuturuan na o dapat turuan na ng may kaugnayan dyan sa pagninegosyo, tama ba? Correct, tama ka dyan, partner. Mm-mm. Dahil nga ito, ang katwiran dito ni Representative Villara, ang sabi niya eh dapat daw eh sa bata pa lamang ituruan ng magnegosyo ang mga kabataang Pilipino. Yun. Dahil nga malaki daw ang ambag nito nga pagnegosyo o business sa ekonomiya ng bansa. Kaya dapat bata pa lamang, muskos pa lamang ay inulat na itong mga kabataan natin sa pagnegosyo. At yun nga, binanggit niya rin na makakatulong din ito para sa mga iba't ibang kasanayan ng mga mag-aaral o estudyante. Oo. Gaya teamwork. Dahil nga sa business, kailangan ng teamwork, kailangan magtulungan, makisama ka sa ibang mga tao. So, isa yun sa mga skills o kasanayan na maituturo sa mga bata. Gayun din yung public speaking, gaya ng pagpe-present ng mga business proposal, paggawa ng presentation, saka pag-collecta, saka pagka-analisa ng mga datos o collecting data and analyzing data na bahagi nga ng bilang isang businessman sa mga nakikinig sa atin dyan na may idea tungkol sa business. Yeah. No, ganun eh. No, kailangan i-analyze mo yung datos mo. Magkano na ba ito? Right. Magkano na ba ang naitubo mo? Magkano ang capital mo? Magkano ang puhunan mo? No, yung mga ganyan. Oh. So, isa pa dun ay ang paggamit ng social media na nakasaad dun sa House Bill number 3099 na inihain nga nitong ni Representative Villara, na kung saan yung paggamit ngayon ng social media, kung saan biyasang-biyasa ang ating mga kabataan ngayon. So, sa pamamagitan ng pag-post, hindi lang online shopping. Mm-hmm. So, mahidyo, yan, mga nag-online seller, no, itong mga paraan na to para magamit yung social media para sa pagninegosyo, na yung ilan naman na din, no, marami akong kakilala na kahit kabataan nag-online seller na sa pamagitan ng social media. Correct. Oy, maganda ay, yan. Mm-hmm. At least maganda yan. Maganda itong paano ko alam batas na ito. Para yung mga kabataan natin, hindi lang TikTok ng TikTok at pasayaw-sayaw lang. Pasayaw-sayaw lang sa isang tabi, di ba? At nauubos lang ang oras sa kaka-Facebook. Pero sa totoo lang, maganda ito, no? Sapagkat kung di ako nagkakamali, ay tama ako. yung mga kabataan kasi, 'di ba? Hindi lang turo ng turo na daddy, mommy, bili mo ako niyan. Nakikita nila kung paano ang tamang paggastos ng pera, pagbabudget, at kung paano kikita ang pamilya kahit
sa panahon ng pandemic, itulungan, hindi lang puro gastos ng gastos sa... Tama ba, mga bata? Hoy, mga bata! Nako, tamang-tama ka dyan, partner, no? Hindi lang puro Shopee, lahat-lahat ng mga online shopping na talaga nga naman, mga kabataan, exposed dun, no? Kundi matututo sila mismo maging... Ito nga, nakasaad sa panukala, partner. Sige, maging nga may-ari ng kumpanya, pagtatayo ng kumpanya. Ayun ang isa sa mga binanggit doon ni Representative Villarna sa hinaharap, no, na matuto kung paano ang pagtatayo ng isang kumpanya na makatutulong daw, hindi lamang sa ekonomiya, bagkus ay sa pagkakaroon din ng mga trabaho, oportunidad sa trabaho ng ating mga kababayan. Very good yan. Ang kuhusay niyang si Camille, no? Ang galing niyang batang niya na, no? Eh, minsan nga, eh, maganda, ma-interview natin yan. At tamang-tama yan kasi sa totoo lang. Eh, ngayon, ang kabataan, tanongin mo, eh, saan ka pupunta? Eh, isasagot sa iyo, To the moon! Brukrum! Pero ang magandang sagot, saan ka pupunta? Ay, Daddy, Mommy, meron akong negosyo ngayon. Oh, ito ang aking kinikita. Wag na yung ang sagot eh. To the moon, brum brum. Ibig sabihin, walang direksyon. To the moon eh. Correct. Kumbaga, business-minded ang tinuturo nito. Paano ka lang magiging business-minded. Alam mo ba, Miss Tina? Ang sabi nga dito eh. Oo. Sige, go ahead. Tuloy mo muna yung kinikwento mo, yung sinasabi mo. Go ahead. Ayun nga, sabi nga, di ba, ang pagkakaroon daw ng sariling business ay hawak mo ang iyong oras at ikaw ang boss. Di ba? Diba? Ayun ang isa sa sigurong nais ituro dito. Ikaw ba partner na Dave? Ikaw ba ang boss? Unahin nga kita. Partner Tina, unahin nga kitang tanungin. Diyan ba pagpasok mo sa camera, ano bang mga binibenta mo dyan? Bulong mo lang sa akin, bulong mo. Walang nakakarinig, hindi nakikinig si Boss Edgard. Honestly, partner, meron kami sa aming pamilya, meron kaming online shopping. Oh, di ba? Ayun eh, pinagtutulungan namin mga magkakapatid. Kailangan talaga ng side hustle. Correct. Hindi pwede nga naka-focus ka lang sa isang pagkukuhanan ng kita. Kaya diba? Yun, pinagtutulungan namin magkakapatid yun. Meron kami nga no last po online shop. Oh, you know. Oh, di ba? Eh, libre plugging pa. Sa pamilya ko naman, eh, syempre, di ba, meron tayong medyo nagbe-bake tayo ng konti. Meron tayong, hindi ko na babanggitin yung pangalan ng bakery. Baka singilin ako ni Engineer Jun Aguba dito. Meron tayong toasted chopa, mga bakery products, at saka milk tea. Hindi ko na babanggitin yung tatak ng milk tea. Saka, nakita ko, partner, may ramen din eh. Ayun! Diba? Diba? Para natikman na namin lahat yan, partner, dyan eh. Ayun, kailangan kasi talaga, meron tayong mapagkukunan ng malinis na parang mamamaraan na pandagdag sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At may kwento ko lamang, partner Tina. Hindi naman ako sa nagbubuhat ng bangko. Eh, nung ako'y maliit pa, sabagay, hanggang ngayon, maliit pa rin naman. Alam mo ba, partner, nung ako'y pumapasok sa paaralan, nung ako'y elementary, sana 'wag kang maiyak ha. yung pinapabaon sa akin ng nanay ko na ilang barya. Eh hindi ko nagagastos yung partner. Sapagkat ano ginagawa mo partner? Naglalakad lang ako at kapag ako ay naglalakad, hindi ako dumadaan dun sa highway. Kasi baka makita ako ng crush ko, ay, si David pala, naglalakad lang, walang pera yan. Pero nakakarating ako sa eskwelahan, dahil sa maagang-maaga akong umalis. Ngayon, ito naman ang maganda. Namimitas ako ng bayabas. Yung lugar namin kasi may mga puno ng bayabas eh. Yung bunga ng bayabas na yon, yung ngayon yung ibinibenta ko doon sa mga classmate ko. At ang madalas mo... Ang gusto kong madalas na palaging katabi yung seatmate ko ika nga eh yung mayaman kong classmate. akala ko partner yung amoy bayabas. At ang ginagawa ko partner Tina ay sariwa yung bayabas eh. Kapipitan sa puno, madaling araw pa lang bago ko magbihis at maligo.
namimites na ako ng puno ng bayabas, ng bayabas at nilalagay ko na sa plastic 'yon. Tapos ang ginagawa ko, partner, may mga plastic, may mga pangalan na 'yon. May order si classmate ganito, si classmate boy. Oh, so naka-staple na rin yung pangalan nila doon sa bayabas. Pagdating ko sa eskwelahan, yung bag ko, ang bigat-bigat, puno ng bayabas 'yon. Pag uwi ko, yung bag ko nakatupi na lang. Nasa bulsa ko na lang. Partner, so, yeah. Matanong ko lang, curious ako. Magkano naman ang kinikita mo noon dyan sa pagtitinda mo ng bayabas? Ay, piso-piso lang. Piso-piso no, lang, partner. No? Pero malaking bagay na yun noon, no, partner? Correct. Malaking bagay. So, ang punto dito, tama, Miss Tina, sa totoo lang, yung panukalang batas na yan, ang ganda niyan. Ang ganda ng panukalang batas na yan na natuturuan ng ating mga kabataan na sa murang edad pa lamang ay maghanap na sila, magpawis na sila, ika nga, maghanap buhay sila at ma-realize nila na ang pera ay mahirap kitain. Hindi ho tumatabo, hindi naglilimas ng pera ang mga magulang po natin. Unless na ikaw anak mayaman talaga, pero kahit na anak mayaman, kailangan maranasan niya pa rin ang buhay ng isang negosyante. At maganda yan, very good yung panukalang batas na yan. Miss Tina, alam ko marami ka pang kwento, pero hindi mo na kita papakawalan, pero magbe-break lamang tayo at babalikan pa kita sapagkat alam ko mayroon pang magagandang panukalang batas dyan. Sa pagbabalik natin ay pag-usapan natin ang ilan pa sa mga magagandang panukalang batas dyan sa kamera. Babalik po ang inyong mga lingkod. Oras po natin, 30 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Sa DWIZ, kasama si David Oro. Muli, magandang hapon po sa inyo. Nagbabalik po ang inyong lingkod, David Oro. At yun na nga, officially, magiging 3 to 4 na po. Alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ang Oro, O-R-O, sa DWIC. Starting po tomorrow. Pero ngayon, inagahan na po natin. At mamaya, samahan nyo pa rin po ako sa 4 o'clock na balitaan at extended na ORO hanggang 5. Pero starting tomorrow, ay subaybayan nyo po ako palagi. Ah. Subaybayan nyo po ako palagi sa programang ORO, Observasyon, Reaksyon, Opinyon sa DWIC. Yan pong ibig sabihin ng ORO. Alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, Monday to Friday ho yan. So isang oras na po ang ORO sa DWIZ. At bago po natin balikan ang ating kasamang si Miss Tina Nolasco, ang ating Patrol 11 dyan sa kamera, aba, tayo'y makibalita muna sa ating mga kasama sa pamamagitan po ng ating Ronda Provincia. Ronda Provincia. Meron pong aksidente sa Hermosa, Bataan. Naku, marami-rami po itong mga nasaktan na sugatan, ha. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan mula kay Kuyang Jun Bringola. Jun, anong latest na balita? 10 katao ang nasugatan makaraang bumaliktad ang isang mini dump truck na kanilang sinasakyan sa may kahabaan ng Roman Highway sa Hermosa, Bataan kanina. Ayon sa report ng Hermosa Police na karanin sa Campo Tolentino, kinilala ni Colonel Romero Velasco, Bataan PNP Director, ang mga sugatan sa naturang aksidente. Ito ay kinabibilangan niya na Roman Buka, 32, Vincent Buka, 25 anos, James Naldi, 18 anos, Aldin Sombrero, 21 years old, Marvin Palma, 42 anos, Alex Formento, 18 anos, at Junjun Sombrero, 38 years old, at ito si Joel Cobre, 45 years old. Lahat sila ay pawang residente ng Samal, Bataan at nasakay ng naturang dump truck. Ayon sa initial na investigation ng Hermosa PNP, galing umano ang dump truck na minamaneho ito si Augusto Abebiga, 35 years old ng Hermosa, Bataan, sakay ang naturang mga biktima. At pagdating sa may kahabaan ng Roman Highway, ayon sa driver, na wala ng kontrol yung dump truck, ito'y mabilis na bumaliktad sa naturang lugar.
na agad naman nakita sa CCTV cameras ng Juana Bataan Command Center ang mga pangyayari at mabilis na rumasponde ang tropa ng Metro Bataan Development Authority at nadala agad sa iba't ibang paggamutan ang naturang mga naaksidente. Ayon sa ulat, mga gasgas lamang ang tinamo ng naturang mga biktima sa naturang aksidente. Nasa ngayon ay patuloy pa rin inimbestigahan. Bagamat nasa hospital ay inimbestigahan pa rin ng PNP ang driver habang yung sasakay naman o yung dump truck ay nasa custody ng Hermosa PNP. Junbrino Lagunas, Simple Metodo Lucas, GWIC. Maraming salamat, June Bringula, mula po dyan sa Bataan. Oras po natin, 39 na minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon at tuloy-tuloy po ang ating pakipagkwentuhan sa ating kasamang si Tina Nulasco, ang ating Patrol 11, mula po dyan sa Kamara. Partner Tina, ano pa ang mga magagandang panukalang batas na pwede nating maibalita at mapagkwentuhan at kapakipakinabang sa ating mga mamamayan? Yes, Partner Dave, isa pa nga dito sa isinusulong sa kamarang panukala ay yung pagkakaroon, itong nagbabalik na kasi tayo sa face-to-face classes, itong 10,000 pesos na yearly teaching allowance para sa mga teachers. Uy, dahil nga dito, sinusulong to ng mga progresibong mambabatas sa kamara na itong pagbabalik kasi ng face-to-face classes ay itong ating mga guro ay bumibili ng mga Manila paper, ballpen, pentel pen, kartolina na ginagamit nila para sa pagtuturo. So, isinusulong ng ating mga mambabatas sa kamera itong House Bill number 4383 na layunin nga mabigyan ng 10,000 kada taon na teaching supply allowance itong ating mga kaguruan sa pagbabalik nga nitong umiiral no, sa gitna ng face-to-face classes. Noong itong panukalang ito, no, 5,000 itong umiiral ng allowance para sa mga teachers na gusto pang itaas sa 10,000. Kulang na kulang yan. Kulang kasi sa isang taon, 5,000. Ano ba naman yan? Yun nga eh. Oo, kinumpara din itong ating mga mambabatas na nagsusulong nga ng panukalang ito, yung chalk allowance na noong na tinatawag noon na tinaas na rin, naging 5,000 at ngayon itinataas na ulit itong teaching and supplies allowance ng ating mga guro sa 10,000 pesos para sa pagbili ng mga teaching materials. Tama naman yan, Partner Tina, sapagkat sa totoo lang, para maiwasan na yung si Ma'am Teacher magbenta ng kung ano-ano sa eskwela. Correct. Oo, naabutan siguro halos lahat naman. Iba-iba ang tinitira. Diba? Merong Graham Boots, pero iba-iba ang mga binebenta ng mga kaguruan. Pagkatapos, dati nabalitaan ko nga kapag yung isang estudyante, ma'am, damihan ko bili sa inyo. Taas aming grade ko, ha? diba? Pero kung magkakaroon ng tamang allowance, at least may iwasan na yung ganyang mga bagay-bagay. Parang katulad din ng mga pulis natin, diba? Tinaasan ng mga sweldo. Atin mo. Para maiwasan ang pangungutong. 'Yon, 'di ba? Ilan na lang 'yung nangungutong? Parang nabibilang na lang sa daliri, 'di ba? Ganun din 'yung mga teacher. Tama naman 'yan. Very good 'yan. At talagang sa totoo lang napakaliit ng sweldo ng mga teacher din naman, dapat taasan din para mga sundalo din niyan at mga pulis na kailangan natin para sa paghubog ng ating mga estudyante. O ano pa, Miss Tina? Mayroon pa ba tayong mga balita dyan na, o mga panukalang batas na pwedeng kapakipakinabang sa ating mga taga-subaybay? Eto, no, mainit na mainit ito ngayong itong nakaraang buwan at ngayong buwan. Itong nagkalat na text scams. Ikaw ba, partner? Nakatanggap din itong may pangalan pa. Kumbaga, mayroon ng pangalan itong mga text scams at our text spam. Uy. Sa akin kasi, partner, no, sa akin karanasan, meron pang nakalagay na DWD882 Tina Nulasco ang natanggap kong message. Hala. Bukod pa dun sa Agustina N. Oh. Meron na rin ako natanggap na kasama ang kumpanya, kaya nagulat ako bakit saan kaya nila nakuha itong kesa nanalo daw ako, kaysa i-click ko yung link.
Ito nga, kaya itong sinasulong ng mga resolusyon naman ng ating mga mambabata sa Kamara, itong investigasyon o malalimang investigasyon, kaugnay nga dito sa mga nagdipa ng tax scams. Yeah. At kabilang nga dyan sa mga nagsusulong, sina Laguna Representative Maria Jamina Catherine Agaraw at si Representative Wilbert D. Kaugnay nga ito sa mga aksyon na gagawin o investigasyon kaugnay nga dito sa tax scams na nagdipa na dito sa Pilipinas na noon pa man talaga nga namang nakakatanggap na pero ngayon iba nang kumbaga ibang klase na ngayon dahil may mga pangalan na ng mga users at ito nga ayon kay Albay Representative Joey Sate Salceda sa kalalabas niya nga lang na pahayag nitong nakarang araw. Ang sabi niya ay posibleng ito ay sa kapabayaan ng IATF sa contact tracing. Dahil nga sa hinayaan ng IATF na iba-iba yung application, iba-iba yung paraan ng contact tracing nitong kalagitnaan ng COVID-19 na niya ay posible na posible lang naman na maaring ang ibang kumuha ng detalye o personal data ng mga ng taong bayan ibinenta di umano o maaring ibinenta o kaya naman hindi naprotektahan itong privacy nitong mga personal data kaya nagkalat itong text scams o spams diba, o mga phishing messages. Diba partner, kahit ang mga senador nakakatanggap din ng ganitong mga text scam at mga messages na hindi naman kumbaga mga personal number na nila nakakatanggap pa sila? Correct, kaya nga itong garang iniimbestigahan at pinaaksyonan hindi lang ng mga mambabatas kundi pati na rin ng ating mga senador. Itong mga resolusyon na inihain na rin ng iba't ibang mga mambabatas dahil nga naglipa na ikaw ba partner may natanggap na nga? Meron ako natanggap. At yun nga, yung nanalo ng araw ako, wala naman akong tinatayaan, hindi naman ako tumataya. Ito pa ano, ito may nag-react dito Baka kilala ng ating mga netizens to. Alam ko yung mga mahilig sa social media. Ito kilala raw ito si Michelle Fox. Kilala mo ba ito, Miss Tina? Nakatanggap siya ng text message. Ito nga, sabi, Elmer C, napili ka, bibigyan ka ng libreng 6,000 pesos. Pindutin para kunin. alam mo ba kung sino tong si Michelle? Alam mo yung kinakagalit niya dito? Ano yung partner? Nabunyag tuloy yung tunay niyang pangalan. Ito pa lang si Michelle Fox. Ang tunay niyang pangalan is Elmer. Ayun naman pala. Ayun, diba? Kaya sabi niya, ang bantot ng pangalan mo, sabi niya. Pero mo, grabe, no? Grabe talaga itong mga scammers na ito. Natatawa lang tayo, pero sana... wag itong magamit ng mga masasamang loob, partner, na manganib ang buhay at syempre ari-arian ng mga kababayan natin dahil sa mga scammers na ito. At paalala na rin sa ating publiko, huwag magpapabiktima, lalo na sa ating mga nakatatanda. Ako marami na kilalang mga nakatatanda na kapag nanalo, na nag-text sila, talagang naku-clear sila at parang naniniwala na rin na totoo ba to. Gusto nilang subukang i-click yung link o kaya naman gusto nilang i-contactin yung nag-text. So huwag po tayo magpapaniwala hanggat hindi po tayo sumasali sa mga raffle draw, mga game show or anuman. Huwag po tayong basta-basta magpapaniwala dahil nga naglipa na itong mga text scams o spams. Simple lang naman yan, Miss Tina, di ba? Makakatanggap ka ng ganyang text na ikaw ay nanalo at ikaw ay magkakaroon ng ganitong prize. Unang-una, wala ka namang sinalihang contest, di ba? Correct. No? Kaya malabo, di ba? Malabo, malabong malabo na ikaw ay manalo nang wala ka namang sinasalihang contest, di ba? Ganun lang kasimple yun. Ayun, okay. So, so far so good ba? Unless may mga iahabol ka pa, Miss Tina, para makompleto ang ating magagandang balita dyan sa Kamara.
Ayan, iugnay ko na lang din kanina na banggit mo, partner. Ay, eto nga, kaugnay rin ito ng tax cam. Itong SIM card registration na bill. Itong, Ito nga, inaprobahan na rin itong makamakailan sa komite ng Kamara. Itong kailangan na iparehistro. Lalo na itong nagdilipanan ng tax cams, itong mga pangalan. Ngunit meron pa rin mga ilang mga kongresista na tutol dito sa pag-aproba ng komite dahil nga raw sa privacy nitong mga users natin na subscribers sa postpaid at prepaid SIM card. Pero ito ay aprobado na sa komite ng Kamara. At tingin ko naman dyan, partner, kung ikaw ay isang wala namang itinatagong mamamayan at ikaw ay isang law-abiding citizen, eh wala ka naman dapat na ikatakot sa tinatawag na registration ng iyong SIM card, di ba? At ang nagsusulong yan, tama ba ako, si Senador Gatchalian yata sa panig ng Senado, no? Alam ko, Barter, marami silang mga mambabatas na naka... Ayun, sa Senado, si Senator Gatchalian. Okay. At marami pang mga mambabatas ang naghain na nga rin itong SIM card registration bill. At saka pala, bago ko magpaalam at maghanda ng ating balita para sa newscast naman. Alam mo, sasamahan mo rin ako mamaya sa newscast, magbabalita ka, no? Sapagkat ako pa mamaya ang upo ng 4 to 4.30 ng IZ Balita Nationwide at tapos extension ng ating ORO for 4.30 to 5. Pero by tomorrow, ay straight na tayo dito. Straight na po ang inyong lingkod, David Oro, sa ORO sa DWIC. 3 to 4 p.m. po yan. At yung IC Balita Nationwide, ay, ang galing ho ng mga newscaster na mga mapapakinggan nyo ho dyan. Isang oras na rin yan, yung IC Balita Nationwide, 4 to 5 p.m. po yan. Yan yung mga pagbabago po starting tomorrow. In the meantime, sabi ko nga, bago kita pakawalan, partner Tina, may mga reaction na rin ng ating mga senador dito sa breaking news. May kaugnayan sa optional na ang pagsusuot ng face mask. Take note, outdoors. Hindi indoor, ha? Outdoors. Ito, si Celia Ortega Bueno, mayroon siyang pinadalang reaction dito. Nasa DWIC News Center na rin natin. Nang sabi ni Senador J.V. Ayers ito, sabi niya, yes, I agree. I believe we only need to wear masks indoors or if there is a big crowd. So, it's up to every individual's discussion. Eh, diyan ba sa camera, Miss Tina, may mga nadidinig ka na ba yan na reaction ng ating mga mambabatas? Eto, kailan lang din, pahayag ni Joey San, Representative Joey San sa SEDA. Eto nga daw, pangusuot ng face mask ay ang pinakamura at pinakamadaling paraan para maiwasan ang COVID-19. Pero ang sinabi niya rin, may epekto daw ito sa pagkatuto ng mga estudyante sa face-to-face classes. Partikular sa mga may kapansanan o yung mga bingi. Ang sabi nga nito ni Congressman Salceda, mahalaga daw po kasi ang facial expression sa yung communication skills. Dago na ng mga guro sa mga estudyante para makita yung kumbaga yung gesture, yung facial expression na natatakpan ng face mask. Pero hindi naman daw kumbaga kinukonsidera pa rin naman o mahalaga pa rin naman ayon sa kanya itong pagsuot ng face mask dahil nga daw ito ang pinaka kumbaga simple at pinakamurang paraan para maiwasan itong COVID-19. Tama ka diyan, Miss Tina. Very good, very good. Sabi ni Sir Vic Lima, oy, yung ating station manager, nakikinig. Oy. Shout out. alam mo na. Oh, marami tayong mga napag-usapan magmula kanina. Hindi lang ho basta review tayo ng konti. Hindi lang ho yung mga kabataan natin, ha? Wag yung pagtinanong kayo, saan ka pupunta? To the moon! Brum brum. Meron na ngayong direksyon ang ating mga kabataan sa ilalim ng kapag naging batas na yan, yung panukalang batas na tuturuan ng magnegosyo yung ating mga kabataan sa eskwelahan. Ano ba, Miss Tina, ang ating mga napag-usapan? Paki-remind mo ako.
Tumatanda na lolo mo eh. Napag-usapan din natin, Dave, 10,000 pesos nga na yearly. Yan. O annual allowance para sa teaching supplies ng ating mga guro. Ngayon din itong naglipan ng tax stamps na ipinaimbestigahan sa Kamara. Ayan. At mamaya, sa ating IC Balita Nationwide, may report ka pa. Pero, surprise, wag mo na sasabihin. So maraming salamat, partner. At siguro, batihin mo yung mga tagahanga mo. Ang daming mga nagme-message dito. Sabi, ang layo na raw ng narating ni Tina Nolasco. Si Tina Nolasco na ba yan? Nakarating na to the moon and stars. Go ahead, Tina. Batihin mo yung mga tagahanga mo. Binabati ko nga pala ng happy birthday ang aking ina-anak dyan sa Batangas, si Love Astria, ang kanyang first birthday ngayon, ngayong September 7. Happy birthday! Mm-hmm. At syempre sa aking love of my life, Rek Espiritu, na nakasuporta ngayon at nanonood, no, nakakomment din. Uy. At sa aking pamilya na nanonood din at nakikinig ngayon sa tabi ko. Ayan po, sa Nolasco family. Ayan. Yan lamang naman, partner. Partner, thank you very much sa pagsama sa akin sa unang sigwada ng ORO na ito. ORO sa DWIC. Biglaan ito. Actually, partner, biglaan ito. Correct nga, partner. Ako din ay nabigla. Kasi sa totoo lang, ito yung sinasabing we are good soldiers. Ano ba sa Tagalog nun? Tayo ay... mabuting tagasunod. At maraming salamat muli sa tiwala ng ating mga big boss. Si Big Boss Edgard Cabangon, sir, thank you very much. Ganun din ang ating Vice President, si Boss Cholo Babiera, thank you very much. Ha? At ang ating Station Manager, si Boss Vic Lima. At ang ating News Director, Ma'am Juday. Ma'am Juday, ha? Thank you very much sa privilege na patuloy po na makapagservisyo tayo sa programang ito. At sino babati natin? Babati rin po kay si Rex Espiritu. Oh, kasama natin dito 'yan, 'di ba? Si Kuyang Rex Espiritu via DWIC Facebook. DWIC page, ayan, nakatutok siya. Salamat Kuyang Rex Espiritu. Muli salamat kay Tina Nolasco, ang ating Patrol 11. DWIC Patrol 11, at mamaya samahan nyo pa kami sa balitaan 4 to 4.30 IC Balita Nationwide, at pagkatapos ay ang pansamantalang extension ng ORO 4.30 to 5 dito pa rin yan sa DWIC. At kina-check rin po natin ang ilan pa sa mga update sa mga balita. Abangan nyo yung mga latest na balita sa ating IC Balita Nationwide na magtatampok po ng mga headlines na balita, putok na mga balita. At isa nga ho dyan ang may kaugnayan dito sa recommendation ng IATF, may kaugnayan sa yung pong pagsusuot ng face mask sa labas ng tahanan ay hindi na raw po mandatory. Pero hindi ho ibig sabihin ito na maluwag na maluwag na tayo. Hindi po ibig sabihin ito. Dapat ho ay talagang lalo pa ho tayong mag-ingat, at hanggat maaari ay magsuot pa rin po ng face mask. Ako personal, sa personal ko pong pananaw, ay maganda rin po na magpatuloy po na magsuot ng face mask, lalo na po kung halimbawa, kung ako ay may kasama dito sa loob ng studio at mayroon akong mga bisita, mga kakwentuhan, maganda rin po na nakasuot ng face mask. Pero kung solo lamang, pwede naman sigurong hindi na. Parang katulad din po yan sa mga ilang mga okasyon na marami kayong nakakausap, maganda pa rin po, lalo na kung indoor ha, maganda pa rin po na nakasuot ng face mask. Yung alang, ang problema nga lang ay kapag halimbawa nasa enclosed na restaurant, ayun ang problema. Siyempre, kung kakain kayo, alam nga naman, kumain kayo na naka-face mask, mahirap po yun. Kaya talagang magtatanggal pa rin ng face mask. Pero hanggat maaari, ay magsuot pa rin po tayo
ng face mask. So, antabayanan niyo po ang next program, ang IC Balita Nationwide, panghapong edisyon, alas 4, at ang bahagi po ng programa ng ORO mamaya po sa DWIC pa rin sa bagong slot po starting tomorrow, 3 to 4 na po ang ORO sa DWIC. Muli, nagpapaalam po muna pansamantala ang inyong lingkod, David Oro po lamang. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. ORO sa DWIC.